Sobrang masaya, natutuwa ako na sa ganitong sitwasyon, pandemic, may mga tao na naging interesado, kumbaga natuwa sila dun sa trailer ng pelikula, which is maganda naman talaga, nakakatuwa naman. Parang yun naman talaga yung kailangan din ng mga tao ngayon, di ba? Yung maaliw sila. And sana kung gaano karami yung naging interesado sa trailer, sana lahat sila bumili ng ticket, di ba? Para makanood. Yun lang din naman yung mas ikasasaya pa natin. Tama. Nung nasa Dubai kami, parang nasa, I think last day na yon, no, Direk? Hmm. Parang lahat kami, medyo totok kami sa balita, sa phone, kasi may takot na makakauwi ba kami? Parang papasukin ba kami ng Pilipinas? Kasi nasa ibang bansa kami, gano'n ba ka-strict yung magiging lockdown? Naabot ba kami? Tuloy ba yung flight? So, sa kalagitnaan ng pressure ng trabaho na may mga kailangan kaming tapusin pang schedule, nandun din yung takot na, yun nga, nag-start yung pandemic, lalo na nung umpisa, parang bulag tayong lahat sa kung ano ba talaga yung kalaban natin, di ba? Ano ba yung hinaharap ng buong mundo? So, yun, medyo may ganung feel. Tapos parang kasama na dun yung, oh, pag-uwi natin, paano yung pelikula? Parang, paano yung shooting sa Pilipinas? Parang, paano? Anong mangyayari? Talagang, puro question mark lang siya. Parang hindi namin alam kung matutuloy pa ba yung pelikula. Actually, parang, kung haharapin mo talaga yung malaking problema, parang medyo naging maliit na lang yung tingin mo dun sa issue namin eh, sa pelikula. Kasi parang ang daming mas malaking problema yung kailangan mong harapin, di ba? Yung pandemic, yung COVID. So, parang in a way, nakalimutan ko na nga rin. Siguro nung medyo tumagal, nakalimutan ko na rin na, oh nga, no, may pelikula pala kaming hindi pa tapos. Paano nga yun? So, yun yung mga trail of thoughts na nangyari nung mga panahon na yun. Ako, ever since love, tama naman yung sinasabi ng pelikula eh. Parang kung masipag ka, pwede mong kitain yung pere. Yung love, parang kahit na anong sipag mo, wala eh. Hindi talaga eh. So parang kung yun lang, parang mahirap siyang dumating sa buhay eh, yung love. Parang feeling ko kasi yung pera. Pwede kang mangutang, pwede kang magsipag. Pero yung love, ang hirap. Ang hirap. Pinagdadasal mo talaga siya eh. Siguro wala kasing masama kung money yung gusto ng iba, di ba? Or love yung gusto ng iba. Kasi hindi mo pwedeng husgahan yung mga tao na pipiliin yung money eh. Kung doon sila magiging masaya eh, di ba? Parang, or may mga tao na sumuko na talaga sa love. Yung wala akong swerte dyan. So, sarili ko na lang yung aatupagin ko, 'di ba? Magsisipag ako, magpapakayaman ako, tapos ihuhuyo ko lahat ng lalaki. So iba-iba talaga kasi tayo ng ano eh, ng mga pinagdaanan sa buhay. So parang wala akong mabibigay na advice kung hindi magpakatotoo ka lang sa sarili mo, kasi ka magiging masaya, then go. Kung gusto mong yumaman, go, 'di ba? Pengin pera. Pero kung gusto mo talagang hanapin yung love, good luck. Mahirap yan. So, pareha siyang mahirap. So, yun. At sana ka pwede mong makuha yung both eh. Diba? Meron kang love, meron ka rin money. So, napakaswerte mo na nun sa buhay pagka nakuha mo yung dalawang. Siyempre, malaki siyang responsibility kapag ka public figure ka. Pagka, yun nga, artista ka. So, may expectations yung mga tao na parang kailangan tama yung mga sinasabi mo, tama yung mga ginagawa mo dahil may mga taong tinitingala ka, pwede kang gayahin. So, mahirap maging perpekto sa ganitong klaseng sa trabaho natin, di ba? Na parang nakapag bigay ka ng opinion mo. Kailangan mo lang din talagang tapangan and alamin mo kung ano yung mga karapatan mo bilang tao, na lahat tayo may opinion, lahat tayo may karapatan tayo magsalita. Pinalad lang kami dahil nga artista kami and kilala kami ng mga tao. Pero kahit na sinong tao, pwede mong sabihin lahat ng gusto mong sabihin hanggat wala kang tinatapakan ng ibang tao, di ba? Well, kung kilala niyo din naman ako, sobrang simple ko din naman na tao. Minsan kailangan ko i-remind yung sarili ko na kuy, artista ka, yung mga ginagawa mo, mga sinasabi mo, di ba? Mga pinupuntahan ko. So parang hindi naman din naging mahirap yung pag-a-adjust. May mga panahon lang na nagugulat pa rin siya pag may biglang lumalapit sa akin. So, yun. Sa mga ganun-ganun lang siya nagugulat. Parang kailangan niya i-remind yung sarili niya na nga pala artista yung kasama ko. Unahin yung sarili.
Parang kahit na anong mangyari, parang ayokong mawala yung ininvest ko sa sarili ko, sa mga, sa lahat ng natutunan ko. Parang, yun, unahin yung sarili, yung respeto sa sarili. Parang hindi na pala talaga yung pwede mawala, kahit gano'ng ka-in-love dito sa taong to. Yun, mas importante, dapat mas mahal mo pa rin yung sarili mo. Una lagi yung sarili. Parang hindi ko alam kasi sumuko din naman ako. Parang umabot din naman ako sa point na ayoko na. Parang nakakapagod na rin kasi yung relasyon, di ba? Yung magsisimula ka na naman, kikilalanin mo, iistimahin mo, pakikisamahan mo. So parang, ay, nakakapagod yan. Tapos hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Kung eto na ba yun o masasaktan ka lang ulit. So, ano eh, para kang tumatalon, para kang magba-bungee jumping or tatalon ka sa eroplano, ganun yung pakiramdam niya na parang wala, kung hindi ko to gagawin, manghihinayang ako. Parang choice eh, parang lahat naman tayo may choice eh, 'di ba? Parang ano bang gusto mo? Masaya ka na mag-isa o masaya ka na meron kang kasama? Parang siguro 'yun. Mahirap maging single, mahirap din magkaroon ng relasyon. So, pareha siyang mahirap, di ba? Parang mahirap magpapayat, pero mahirap din maging obese. So, di ba? Parang nakakatamad mag-exercise, pero parang ang dami mong kailangan anuhin. Parang it's a matter of choice lang talaga kung ano talaga yung magpapasaya sa'yo. So, parang umabot lang siguro ako dun sa point na parang bakit hindi ko subukan? Bakit, yun nga eh, parang pagka, bakit ko kayang mag-take ng risk noon sa mga maling tao and baka ma-miss ko yung opportunity ko sa tamang tao. So, kailangan ko lang talagang mag-take ng risk and i-enjoy lang. Parang, nung umpisa naman, go with the flow lang eh. Parang, di ba? Parang tinetest mo lang yung water, yung parang, okay ba to? Parang, pero wala, part siya nung ano, part naman lahat ng excitement, nung parang mamimiss mo pala yung ganung pakiramdam. So siguro lakas ng loob, tapang lang talaga at paniniwala sa sarili na parang kaya mo yan, parang may mga napagdaanan ka, kung masasaktan ka ulit, ganun talaga. So might as well gawin mo na lang din, di ba? Wala, hindi ako ganun talagang klaseng tao, yung mahilig magplano and medyo ano ako eh, medyo competitive ako. So, pag hindi ko siya nakukuha yung goal ko or yung mga sineset kong ganyan, napufrustrate ako and naiinis lang din ako sa sarili ko. So, mas gusto ko na ding nasusurprise ako and kapag may dumadating na mga projects, may dumadating na mga bagay-bagay, siguro ako yung tipo ng taong one step at a time. Hindi ako yung, wala, o yun nga, wala akong sineset na goal. Si Angel, na, may ano naman siya eh, naniwala naman siya sa love. Nabigo nga lang. So parang kinalimutan na niya yun. Parang inisip na lang niya. Yung parang ang pera, hindi siya kayang saktan nun. So, dun niya ininvest yung sarili niya. Yung parang maging mayaman siya, makuha niya lahat ng gusto niya. And okay naman siya eh, hanggang sa talagang may dumating lang na purusigido siyang mahalin and pinakita sa kanya kung ano ba talaga yung pagmamahal. So hanggang sa naramdaman niya yon, doon na nagulo yung buhay niya na parang ano nang gagawin ko, parang dito may love ako pero parang walang money, dito naman may money ako pero walang love. So doon pumasok yung conflict niya sa buhay kung ano ba talaga ang mas magiging matimbang sa kanya. Nung sinabi kasi sa akin ni Inang, meron silang pagbabanta na parang hindi gagawin ni Coco yung pelikula kung hindi mo to tatanggapin. So parang, anong gagawin ko? actually, gusto ko nun magpahinga kasi kakatapos ko lang nung Unbreakable. So parang, sobrang drama yun, di ba? Parang heavy drama talaga siya. So gusto kong parang ipagpag muna yung sarili ko, di ba? Yung huminga muna. Kasi nangyari at natapos kami ng end of November hanggang sa promo ng pelikula. Then by December, nag-start na kaming mag-shooting ng ibang pelikula. So parang hindi ko yata kayang gawin. So umaarte pa ako ng ganun una. Nagpapaka-artista pa akong diva kunwari. Na parang hindi ko kaya to. Mahirap to. Pero tinanggap ko rin naman. Kasi nga parang naisip ko, wala na akong gagawin after. So sige, okay din. Kasi
Hindi ko pa nakakatrabaho si Coco ng isang buong pelikula, and yun nga, gusto nga niyang baguhin yung sarili niya from probinsano na nakasanayan na niyang gawin. So parang sabi ko, sige game, sige, parang challenge accepted, go. Pag ano, paglaruan natin yung project, parang masaya to, masaya to. So yung fun part niya, syempre, nung nagsisimula kami, lahat ng light scenes, doon sinimula namin syempre sa umpisa, di ba? Kung ano yung mga napapanood nyo sa trailer, yung paulit-ulit namin yung mga ginagawa na kung ano-anong punchline yung binibitawan ko, tapos bahala na sila direct pamilya kung anong gusto nila. So yun yung masaya, kasi pagka nagka-cut talagang tawa na kaming lahat, or minsan kalagitnaan o eksena, hindi ko masabi yung linya kasi sa isip ko palang tawang-tawa na ako, kasi nga binibigla ko din sila sa mga sasabihin ko. So yun yung mga masasayang parts. Siguro na-enjoy ko rin siya kasi nga may heaviness yung huling project na ginawa ko. So nung tumalon ako sa Love or Money, parang nakilala ko ulit yung sarili ko na okay, ang sarap nito, na-enjoy ko maging kengkoy, magpatawa. Nawala yun dun sa huli kong pelikulang ginawa. So masaya siya hanggang nung nag-Dubai kami, mga parang barkadahan na siya eh, kasi all-star cast, tapos hindi mo na i-imagine yung bigat ng trabaho, yung init ng Dubai, na pinagtatawanan nyo na lang yung hirap ng buhay doon. Hanggang nung, siguro yung pinakamahirap na lang nitong pandemic na, nung nag-resume kaming magtrabaho, kasi syempre limited lang yung mga kailangan namin gawin, di ba? Yun yung mahirap, tapos mas mabigat na yung mga eksena ng kinukuna namin. Parang sabi ko nga, kung kailan ako sumaya sa buhay ko, palagi niyo akong pinapaiyak ngayon. So parang doon ako medyo nahirapan, kasi yun nga, kasi masaya yung buhay mo, tapos kung ano-ano emosyon yung pinapasok mo sa isip mo para umiyak ka. So yun yung mas challenge. Nung sinabi ko naman yung linya na yun, totoo naman yun eh. Nasaktan nga ako nung sinasabi ko yun. Siyempre, di ba? Parang lahat naman siguro ng mga single, tapos parang nasa mga gantong edad na, mga nasa 30 plus ka na, tapos single ka pa rin. Parang kupustyonin mo na rin yung sarili mo na may magmamahal pa ba sa akin? May magkakagusto pa ba sa akin? Or di ba, ikakasal pa ba ako? Magkakaroon ba ako ng pamilya? Parang hanggang ngayon naman, running question pa rin yun, di ba? Siguro hindi naman nag-hold back. Nag-iingat lang. Parang wala naman din kasi naging pressure. Parang siguro yun yung naging difference. Parang nung parang kalmado lang dumating yung lahat. Parang hindi binigla, hindi pinilit. Parang nangyari na lang siya, and slowly parang nag-open up na ulit yung sarili mo, kasi parang naging normal na sa akin na may mataas na wall. Parang kahit naman noon pag may pinapakilala sa akin, parang wala, hindi ko pinapansin, pinapakita ko na barkada lang to, ganun. Hanggang sa yun, siguro kapag dumating lang yung tao na, wow, pinursige. Siguro pretty kasi sa akin. wala naman din talagang intenso na ano, na i-broadcast, 'di ba? Syempre dumating na rin ako sa point na gusto mong maging kung ano yung private, sana manatiling private na lang, kasi minsan hindi mo nakikita yung point, 'di ba? Minsan mas gumugulo pagka mas marami nang nakikisawsaw ng mga tao, and lalo na hindi naman taga showbiz yung kasama ko. So parang gusto mo ring respetuhin yung privacy niya, 'di ba? So yun, kaya lang, artista ako, so mahirap din naman na ipagdamot yun sa mga tao. So, yun.
Thank you so much. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumama sa amin ngayon. Nako, simpleng-simple lang yung gagawin nyo. Kasi di ba may QR code dyan. So pwede nyo i-scan. Tapos makakabili na agad kayo ng ticket nyo. Promise, hindi namin kayo bibiguin. Ni Coco Martin talaga namang sasakit ang panga nyo, kakatawa. Kasi nga, kahit naipit na yung ano, yung panty nyo, sukwet nyo, okay lang yan. Kasi nga sa loob lang naman kayo ng mga bahay. Komportable-komportable kayo manunood. Safe na safe at mag-e-enjoy pa kayo sa pelikulang Love or Money. Ha ha ha.